Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid kay Kristo, mga kapanalig kay Jesus, sa araw na ito tayo ay nakikiisa sa ating simbahan sa paggunita kay San Ireneo, Obispo at Martir. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kamalian. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw, nang ikasampung buwan, nang ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekiyas, tinipo ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal na may 2 taon. Nang ikasyam na araw, nang ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekiyas, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga kaldeyo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho, kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekiyas at iniharap sa hari ng Babilonya na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekiyas ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tinikalang dinala sa Babilonya. Nang 7th araw,
Nang ikalamang buwan ng ikalabing siyam na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabusaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, ang lahat ng bagay doon, wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabusaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babilonya. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga umasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kamiroin ako upang tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaon dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inuutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon, ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo, ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Tayo'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong paglalakbay? Salamat sa Diyos. Buhay pa tayo. Amen. Salamat sa Diyos sa panibagong araw at panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Sa misang ito,
Itinataas natin sa Panginoon ang inyong mga dalang panalangin at intensyon, panalangin para sa pamilya, panalangin para sa mga may sakit, at panalangin para sa mga humihingi ng ating panalangin. Mga kapatid, narinig natin sa unang pagbasa sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 25. Ito po yung katapusan ng aklat ng mga hari na kung saan narinig natin na tila baga katapusan na ng paghahari ng Israel. Nakita natin sa mga nakaraang araw na kung saan kinubkob ni Haring Nabucodonosor ang bayang Israel at sila ay dinala sa Babylonia maliban lamang sa mga mahihirap. Iniwan ang mga mahihirap sa Israel. Ano ang dahilan para magbungkal ng lupa? Kung ating iisipin, parang ito na ang katapusan ng lugar ng Israel. Nawala nang kinabukasan ang lugar na iyon. Pero hindi nagtatapos dito sapagkat sa mga susunod na araw, ang ating maririnig ay ang sulat ng mga propeta. Next week po ay maririnig natin ang mga pagbasa ayon kay Propeta Amos. Sino ang propeta? Sila ang nagbibigay ng pahayag ng Diyos. They are the mouthpiece of God. Sila ang nagpapahayag ng pag-asa na hatid ng Panginoon. Ito din ang ating narinig sa ating ebanghelyo na tila baga wala ng pag-asa ang ketongin. Katapusan na ng kanyang pagiging isang walking, living dead sa bayang Israel. Sapagkat ang mga ketongin noong panahong iyon ay walang saysay, pinangdidirihan, at hindi dapat makisalamuha sa kapwa-tao. Kailangan nilang magsuot ng punit na damit. Hindi dapat sila mag-ayos. Guguluhin dapat nila ang kanilang mga buhok at magsasabing habang sila ay naglalakad para mawarningan yung mga tao na sila ay marumi. Napakasaklap ng dinaranas ng mga may sakit na ito noong panahon ni Jesus. Wala silang, hindi nila nararamdaman ang presensya ng kanilang kapwa-tao. Mga kapatid, kadalasan ang ina-associate natin na ang kabaliktaran ng love ay hate. Pero sabi po ni Iles Wiesel, indifference is the opposite of love. Ang mga Israelita hindi namang galit sa mga may sakit na ketong. They are indifferent sa mga lepers, sa mga may ketong. Ganun din naman tayo. Hindi naman
halos lahat ng tao ay kagalit natin. We are indifferent to other people. Sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, normal lang na pagmalasakitan natin sila sapagkat kapamilya naman natin sila, kamag-anak naman natin sila, kaibigan naman natin sila. Pero paano na lamang yung hindi kabilang sa ating circle, ika nga? Mahal ba natin sila? We are indifferent to them. Kaya, minsan, may mga taong nagsasabi na mahal nila ang lahat ng tao, lalo na ngayong panahon siguro ng pangangampanya. Magsasabi ang mga kandidato, "I love you all." Totoo kaya ito? "I love you all." Pero kuminsan, they are indifferent to us. Ito yung sakit ng ating lipunan ngayon. We are indifferent to one another. Sabi ni Santa Teresa ng Calcutta, "If we judge people, we do not have time to love them." If we judge people, we do not have time to love them. Si Jesus, hindi niya hinusgahan ang ketongin. Wala siyang ginawang paghusga. Kahit na siya ay marumi, he breaks the barrier. Nilapitan niya o lumapit ang ketongin sa kanya na hindi siya nag-aalinlangang hawakan ang taong ito. Bagkus naramdaman niya yung paghihirap ng taong nito na binabaliwala ng lipunan. Sapagkat ang misyon ni Jesus, naparito si Jesus upang ipaghayag ang pagmamahal ng Diyos, lalong-lalo na sa mga walang boses sa lipunan, ang mga tao na hindi kabilang sa lipunan. Dito ipinahayag ni Jesus, ipinakita niya na ang Diyos ay hindi na malayo sa tao, bagkus malapit na, nararamdaman na ng mga tao. Mga kapatid, sa ating pagbabasa ng Biblia, sa ating pagdalo sa banal na misa, tayo ay hinihipo ng Diyos. Hindi man literal na mahahawakan natin ng Diyos, pero sa bawat salita na ipinapahayag sa banal na kasulatan, sa bawat salita na ating naririnig sa banal na misa, tayong lahat ay hinihipo ng Diyos upang yung ating mga maling kagawian, mga maling iniisip ay mabago tungo sa isang buhay na merong pagmamalasakit sa kapwa-tao. Tayo ay tinuturuan ng Diyos hindi para magkaroon ng kagalit, bagkus magkaroon ng kaibigan. Tayo ay tinuturuan ng Diyos hindi para magsinungaling, bagkus magpahayag ng katotohanan.
Tayo ay tinuturuan ng Diyos hindi para magtanim ng sama ng loob o magkaroon ng kagalit. Bagkus magmahal. Tayo ay tinuturuan ng Diyos hindi para manakit, kundi magbigay ng paghihilom. Tayo ay tinuturuan ng Diyos hindi para sumimangot, bagkus ay ngumiti. Ito pong mga nabanggit kong salitang ito ay may corresponding na letters. Kung titingnan po ninyo, ang hate ay merong 4 letters. Gayun din ang love. Ang enemies, merong 7 letters. Gayun din ang friends. Ang lying, merong 5 letters. Gayun din ang truth. Ang heal, merong 4 letters. Gayun din ang hurt. O yung hurt, may 4 letters. Yung heal, may 4 letters. Ang cry, may 3 letters. Ganun din ang joy. Ang frown, pagsimangot, merong 5 letters. Ganyan din ang smile. Mga kapatid, nais natin ng isang mapayapang pamumuhay, nais natin ng isang mundo na nagmamalasakit at nagmamahal sa kapwa-tao. Ang nais namang ng Diyos sa atin, hindi lamang tayo maawa sa ating kapwa-tao, bagkus mahabag tayo. Minsan sinasabi natin sa ating kapwa-tao, nakakaawa ka naman, pero wala tayong ginagawang pagkilos. Ano ang pagkilos? Mahabag tayo sa kapwa-tao. Sapagkat, hindi pwedeng sabihin natin sa kapwa-tao na wala tayong maitutulong sa kanya. Huwag nating tapusin ang conversation, wala akong maitutulong sa iyo. Bagkus ang isang taong nagmamahal sa kapwa ay nagpapahayag ng salita, how can I help you? Paano kita matutulungan? Hindi man natin maibigay ang lahat ng hinihingi ng ating kapwa sa tuwing siya ay lalapit sa atin, meron at meron tayong maibibigay sa kanya. Hindi man lamang mga material na bagay, bagkus words of encouragement, words of hope. Ito yung binigay ni Jesus. Binigyan niya ng pag-asa ang ketongin na muli siyang makakasama sa kanyang community. Tayong lahat ay tagapagdala ng pag-asa ng Diyos. We are all bearers of God's hope. Sa bawat pagbibigay ng ating salita, pagpapahayag ng pag-asa sa mga tao na nawawala ng pag-asa, nararamdaman nila ang presensya ng Diyos. Gusto nating maging langit ang mundo. Sabi ni Santa Teresa ng Batang Jesus, I will spend my heaven in doing good on earth. I will spend my heaven in doing good on earth. Sa bawat sandali ng ating buhay,
sa bawat paglalakbay ninyo ay mayroong kayong makakasalamuha na tao na hindi pinapansin ng lipunan. Ikaw at ako ang siyang magbibigay sa kanya ng pag-asa upang ngumiti, upang maramdaman niya ang presensya ng Diyos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Irineo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Irineo ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, Sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at puling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Ireneo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating ipahayag ang panalangin itinuro ni Jesus.
tukso, o tiyaya mo kami. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapapanatag ang aking
isa sa gawa pong second collection ay ginagamit po para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Buong ika'y puno ng kabutihan, Pastol kang nagmamahal sa kawak. Ina ka'y salunti ang pastula. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok ang iyong martir na si San Ireneo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyari pong pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan, may makikita kayong QR code. Pakiscan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act of 2012
ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa Pambansang Dambana para po sa mga may edad 12 pataas na nagnanais magpakumpil. Kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 lamang ng Agosto. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na di paya.
para po sa